What up mga ka-troops? Nagbabalik Eska TV Buhay Probinsya. So another tips at home remedy na naman po tayo sa pag-aalaga ng aso. Okay, so mga ka-troops, abangan nyo po yung video na ito dahil saglit na saglit lang po tayo. I-re-reveal ko na po sa inyo yung ginagamit kong gamot. Home remedy po ito. Okay, home remedy. Napakaliit lang po ng gastos, wala pang 50 pesos. Okay? So mga ka-troops, bago tayo mag-umpisa, we are Eska TV Buhay Probinsya, sa mga bago lang po sa amin channel. Okay? Nagbibigay po ako ng tips at home remedy through my 22 extensive experience sa pag-aalaga ng aso. Sa iba't ibang klase ng breed at uri ng aso, mapa-shepherding, pet dogs, bulldogs, malinois, aspin, at kung ano pa. Okay, so mga ka-troops, nakikita nyo si Maki, tulog-tulog. So, maulan po ngayon dito sa amin mga ka-troops, kaya yung mga alaga ko kahit umaga na, tulog-tulog pa rin. Okay? So, andyan po, nakikita nyo si Franco at si Batchikoy. Yung dalawa ko po na si Baki at si Liam, nasa kabilang bahay po namin. So, mga ka-troops, wala na tayong intro-intro dahil saglit lang po yung video natin. Tutukan nyo kung gusto nyo pong makaltipid, makamenos sa gasto sa vet. Okay, alam nyo naman kung gaano kamahal yung pagpapavet. Okay, mga troops, bago tayo mag-umpisa doon, no, meron lang po akong sasabihin sa iyo na napaka-importante. Kasi po, hindi kayo makakaagap ng gamutan ng mga alagang aso kung wala po kayong handa na mga gamutan na ito. Okay? Kahit po yung home remedy ko na ibibigay ko ngayon sa inyo, hindi nyo po yan makukumpleto. Okay? Kung wala po itong sangkap na ito. Kaya dapat meron po kayo laging handa na mga gamutan na ito. Okay? Pag meron po kayong alagang aso, kahit ano pong breed yan, okay? Kahit anong klase ng uri ng aso yan, wala pong pinipili yung mga gamot ko. Okay? Yung mga gamutan na subok ko, dahil na-try ko na po ito sa mga iba't ibang klase ng breed. Sabi ko nga sa inyo. Okay? So mga ka-troops, una nyo pong ihahanda is syringe or dropper. Okay? Dahil hindi nyo po pwedeng ilagay lamang sa inuman o pakainan yung mga natimplan nyo pong gamot. Hindi po yan ihigupin o iinumin ng mga alagang aso natin. Kailangan nyo pong idaan sa dropper or syringe. Okay? Syringe na walang needle. Yan po yung essence dyan. Kaya, bakit tayo naghahanda lagi ng dropper or syringe? Okay? Then, unang-una po sa listahan ang SMP 500. Uulitin ko, SMP 500. Bakit? Yan po yung sangkap dun sa gamutan ng parvovirus, blood parasite, at canine distemper or CD. Kung wala po kayo niyan, hindi nyo po makukumpleto yung gamot. Useless lang din. Okay? So, nakuha nyo na yung sense dun. Then, yung mga supporting po na gamot, andyan po yung Vetracin Gold Powder. Okay? Panoorin nyo po yung mga separate videos ko na yan sa mga bago lang po. Okay? Sa mga bago lang dahil alam ko yung mga followers ko lagi na po nakasubaybay. So maraming salamat po sa inyo. God bless you all as always. Okay? So mga ka-troops, ulitin ko, syringe or dropper, SMP 500, Vetracin Gold Powder. Okay? Itlog. Okay? Itlog ng manok. Kasi kakailanganin yung yolk. Brown sugar. Yakult. Okay?
ivermectin. Okay? Yan lang yung mga pangunahing gamutan na meron po kayo dapat para makaagap kayo. Okay? Huwag naman kayong bibili ng iisang peraso lang dahil yung S&P 500, 8 pesos lang po yan. So, bumili na po kayo ng 10 pieces or 7 pieces kasi gagamitin po yan for 7 days straight. Okay? Tuloy-tuloy po yan na 7 days. Hindi po yan isang araw lamang. Okay? Kahit kumain na, kahit magaling na, tuloy pa rin yan, 7 days. Okay? Ngayon, pag bumili po kayo ng ivermectin, Betrasin Gold, pwede po 2 peraso lang kasi madami po nabibilhan dyan sa mga tindahan. Ngayon, bibilhin nyo po ito mga ito sa pamilihang bayan, vet clinic, okay? Drug stores, maliliit na butika. Yan. Nandyan din po sa mga separate videos na yan, ginawan ko na po lahat yung mga yan na mga videos nila. Andyan na yung proseso, dosage at administration nila kung hanggang kailan. Saan nabibili, magkano, at ano yung proseso. Okay? Ngayon, pupunta na tayo ron sa blood parasite. Ang tawag po nung iba is dengue sa aso. Okay? Kalimitan po itong nangyayari. Pag hindi nyo po alam yung gamutan nito, sigurado mapapasugod kayo sa vet clinic at napakamahal po ng gastos doon. Ngayon, ang kakailangan ninyong una is S&P 500. Ang paggamit po ng S&P 500 ay tumitingin po tayo sa timbang ng aso, hindi po sa edad. Pangalawa lang po yung edad ng aso, pero unang-una pong kinaklasify dyan is yung timbang. Mapatuta man yan, middle-aged dog, anong klase ng breed ng aso, o anumang klase ng edad, o anumang klase ng uri, timbang at pangalawa edad. Yan lang po yung classification para malapatan ng gamot. Okay? Ngayon, tignan nyo po yung videos ko, separate videos ko, paano tamang paggamit ng S&P 500. Okay? Kasi pwede pong gumamit ng isang tablet, 2 tablet. Okay? Depende po sa timbang ng aso. Okay. Ang una nyo pong kakailanganin para sa gamutan na ito, home remedy, ay dahon lamang ng papaya. Okay? Dito po sa amin, down south, Mindanao, kapayas po ang tawag sa amin, kapayas. Okay? Dahon lang po ng papaya. Madami po akong nakikita sa mga viewers ko po, mga taga-subaybay na nasa Maynila, nasa malalaking syudad, kung saan man kayo. Kung wala pong tanim na papaya dyan sa mga likod ng bahay o sa probinsya, kalimitan, pumunta po kayo sa palengke, madami po kayo makikita doon ang dahon ng papaya na nagtitinda. Bumili po kayo ng isang tumpok. Ang gagawin nyo lamang is didikdikin. Okay, again, didikdikin at i-smash nyo lang. Okay, kung meron po kayong blender, mas maigi. So mga ka-troops, wala nang ilalagay na tubig. Okay, walang tubig na ilalagay. I-blender nyo lang kung meron. Kung wala, dikdikin. Dikdikin ng bote, dikdikin ng baso, o kung ano mang meron kayo dyan. Basta dikdikin nyo, i-check mabuti na malinis yung pagkakagawa nyo. Kakatas po yan ng kanya. Tapos yung katas na yon na nanggaling dun sa dahon ng papaya, yun po yung ipantutunaw nyo sa S&P 500. Okay? Mas mainam kung makakuha kayo ng madaming katas. Okay? So, depende po yan sa dami na didikdikin nyo na dahon ng papaya. Okay? Ngayon, tutunawin nyo po yung S&P 500 doon, tapos lalagyan nyo po ng kalahating kutsarita ng brown sugar. Magpainom 3 ml sa dropper or sa syringe 3 times a day up to 7 days
walang patid. Okay, malinaw po yan. 3 ml, 3 times a day, up to 7 days, walang patid, at gagaling ang mga alagang aso nyo. So mga ka-troops, manood pa po kayo ng mga separate videos ko. Makakatulong po sa inyo yan in crunch time, I promise. Okay, so mga ka-troops, please don't forget to subscribe, click the bell para updated kayo, like and share.